Good morning everyone. Magluluto po tayo ngayon ng ginisang munggo. Pakuluan po natin ito hanggang sa lumambot. So balikan po natin. Hugasan na po yan. Tapos nalagyan ng tubig. Pakuluan. Tapos hanggang sa lumambot. So takpan mo muna natin. And then balik-balikan na lang natin later on. Buksan po natin tapos ayan, tingnan lang po natin kung luto na to. Ayan, luto na po yan. So pwede na po natin patayin. Tapos magigisa na po tayo ng ng ricotta nito. So, ayan. So balik po tayo para sa paggigisa. Ayan, magpainit na po na tayo ng kawali. Tapos lagyan ng mantika. Sisipunan po natin magprito ng manok. Yung manok po meron ng asin yan. Lutuin lang po natin na both sides, maging lang medyo brown yung kulay. Then okay na po yun. So ayan, brown na po, pwede na po natin ahunin. Tapos isunod natin na iprito yung ibang manok na sahok. Yan, sa same na lutuan po, bawasan lang natin ng mantika, then magigisa na po tayo. So unang-una po, igisa na po natin yung bawang. Yan, isunod na po natin kagad yung sibuyas. Tapos yan, yung kamatis naman po. Igisa lang po natin hanggang sa maluto.
Tapos pwede na po nating ilagay yung munggo na pinakuluan na natin kanina na pinalambot. Tapos lagyan po natin ng patis, pero nasa inyo po kung gusto nyong asin ang gamitin ninyo. So tansyahin nyo na lang po kung gaano karami yung munggo at saka yung sahog nyo. Yung sahog po medyo may konting asin na po yun eh. So nasa sa inyo na po paano magtimpla. Takpan lang po natin at pakuluan, then balikan po natin. Yan, after kumulo, pwede na po natin ilagay yung rinito nating manok kanina. Takpan lang po natin, tapos sa pakuluan. Tapos sa pagka luto na po yung manok, siguro mga 10 minutes. Kasi naprito na po yan, na-pre-cook na siya. So 10 to 15 minutes, pwede na po yan. Depende po sa inyo kung gusto nyo na mas lumapot yung sabaw. So nasa sa inyo na po. Pan ko lang ulit, tapos lutuin ng another 5 minutes. Yan. Isunod na po natin itong gulay. Bali, spinach po to. Kung wala kayong spinach, pwedeng dahon ng malunggay, saluyot. Kahit ano pong klaseng gulay, nasa sa inyo po. Kasi ang munggo naman, karaniwan ni kahit anong mga dahon ng na gulay, pwede na ihalo. Pagkalagay po ng gulay, siguro mga 5 minutes po yan. Huwag na po nating tatakpan para hindi maging kulay brown yung gulay. Kasi yung init niyan, saka yung pagkulo niyan, maluluto na po yan kagad. Hindi naman masarap yung mga dahon-dahon na na-overcook. Kung makikita nyo po, mapapansin nyo yan. Ang bilis maluto.